Sabi ko na nga ba, kaya malakas ang kutob ko na may mangyayaring masama eh. Hindi na lang hindi kayo nabangga, Nathaniel. Oo nga. Mabuti ligtas kayo, Nathaniel. Miss Beth, pasensya na kasi nangyari. Ingat naman po kay Sir Paul, tsaka konting lamig ng ulo. Wala namang kasalanan doon si Sir Paul eh. Ang may kasalanan doon, yung driver ng pickup. Hindi kasi nag-iingat yun eh. Nathaniel. Pasensya na ulit, ha? Ayos lang po yun. Aling Beth, pasensya na ho kayo. Pangako ho, hindi na ho mauulit to. Hindi na ho malalagay sa panganib si Nathaniel. Sige po, Doc. Naintindihan ko po. Nathaniel, napagaling ka, ha? Sige po, Nanay Rachel. Salamat po. Sige ho. Rach? Rach, sandali. Hatid muna kita. Seryoso, Paul? Seryoso? Tingin mo pagkatapos ng lahat na nangyari, sasakay pa ako sa kotse mo? Rach, please. Rach, please. Rach, I'm sorry. Hindi ako dapat nagpadala sa galit ko. Rich, please, patawarin mo ako. Muntik na kami madiskrasya dahil sa'yo. Muntik na madami si Nathaniel dahil sa'yo. Hanggang ngayon ba naman, Paul, hindi ka pa rin nagbago? Rich, please, mag-usap muna tayo. I'm sorry. Huwag mo akong hahawakan. At huwag ka na rin magpakita sa akin kahit kailan dahil ayaw na kitang makita. Rich, please, no. Umalis ka na! Rich, huwag. Rich, huwag. Huwag mong sabihin yan. Rich, okay na tayo eh. Rich, kaya pa natin ayusin to. Nagsisimula na tayo ulit. Patawarin mo lang ako, please, Rich. Rich, I'm so sorry. Hindi mo naiintindihan, Paul, ha? Wala na tayong sisimulan ulit. Huwag ka na mag-aksaya ng panahon mo. Wala na tayong aayusin. Wala na! Dahil wala na tayo, wala na yung anak natin, wala na yung pamilya natin. At kahit kailan, hindi na natin yung mababalik kahit kailan. Rich, di ba nag-sorry na ako sa'yo? Ano bang gusto mo sabihin ko? Ano bang gusto mo gawin ko, Rich? Gagawin ko, sabihin mo lang. Patawarin mo lang ako. Wala. Wala dahil kahit kailan, hindi na kita mapapatawad. Hindi kita mapapatawad sa pagpatay mo sa anak ko. Alam mo ba yung pakiramdam ko ngayon, Paul? Pakiramdam ko bumalik sa akin lahat na nangyari. Pakiramdam ko bumalik sa akin lahat ng ginawa mo. Yung pagpatay mo sa anak ko. At lahat ng yun, nararamdaman ko pa rin ngayon. Lahat ng yun, hindi pa rin mawala hanggang ngayon. Sorry. I'm sorry for wasting your time. I'm sorry dahil umasa ako magkaayos pa tayo. Nang mababalik natin yung dati. I'm sorry din. No, no. Kung humingi ng tawad. Kasalanan ko lahat to, di ba? Ako sumira sa pamilya natin. Akong pumatay sa anak natin. Kasalanan ko lahat to dahil masama akong tao. Iwanan mo na ako, Paul. Kamag-alala, Rich. Ito na ang huling beses natin pag-uusapan to. Dahil hindi na ulit ako magkakamali na makaramdam ng pagmamahal sa'yo. Dahil malinaw na sa'yo yung mga sinabi mo. I hope you have a good life.
Magpahinga ka muna dyan sa loob. Kailangan ko pong makausap siya ng Nanay Rachel at Sir Paul. Anong nangyayari sa pupunta si Nathaniel? Eh, kakausapin niya daw po si Nanay Rachel niya tsaka si Sir Paul. Ano? Sir Paul! I just talked to Mrs. Bartolome. Pauwi na raw si Paul. Na-aksidente raw sila. Ha? Huh? But don't worry. They're safe. They? Sinong they? Sino kasama ni Paul? Si Rachel. Si Nathaniel. Galing daw sila sa isang children's party. So what are we gonna do? Kakausapin ba natin si Paul tungkol dito sa ginawa niyang kabaliwan? Martha, mabuti pa umuwi ka na muna. Ako na ang kakausap kay Paul, okay? Salamat. Salamat, tita. Nathaniel? Si Nanay Rachel? Rachel? Paul? Gusto ko makapag-isa. Okay. I understand. Hi, Martha. I think wala na tayong problema kay Paul. Let's just put it this way. The problem took care of itself. Aaron, bibigyan kita ng plate number ng sasakyan. Nagtindihan mo ako, hanapin mo kung sino ang mayari. Gusto ko siya makita. Friendo. Salamat. Okay ka lang. Alam ko nasaktan siya sa lahat ng sinabi ko. Pero kailangan niya marinig ang totoo. Grabe naman yan, friend. Isang birthday lang, ni hindi pa nga inabot ng overnight. Away ang ending agad. Desi, biro lang. Pinapagaan ko lang yung overnight. Well, eh kung sinabi mo naman lahat ng totoo, wala na tayong magagawa dun. Tsaka, sabi nga nila, di ba, some things are not meant to be.
Oh, Nathaniel, ba't nag-iisa ka dyan? Nalulungkot lang po ako kay Nanay Rachel at Sir Paul. Akala ko po kasi magkakabati na po sila eh. Sayang, ang saya na po namin kahapon. Sabi niya, kasalanan niya lang. Pero alam mo kung ano totoo. Meron rin sana akong nagawa para nailigtas ko ang anak namin. Ang pamilya namin. Kung guilty si Paul, naging guilty din ako. Hindi lang pala si Paul ang hindi ko mapatawa dahil sa nangyari. Pati pala sarili ko. Hindi ko rin mapatawad ang sarili ko. Daniel, anak. Alam mo, pagdating sa usaping pag-ibig ng mas nakakatanda, eh mahirap talagang maunawaan yan. Tanging yung mga puso lang nilang nagkakaunawaan. Opo, naiintindihan ko po. Masakit lang po dito. Huwag ka na malungkot, Nathaniel. Gusto mo, laro na lang tayo. Oo nga, Nathaniel. Tapos sali si nanay. Di ba naisali ka? Huwag yun ako isali. Mabuti pa. Gagawa ko na lang kayo ng pinakamasarap na merienda, ha? Oo nga. Smile ka na. Yay! Masaya na si Nathaniel! Smile na. Kuya. Hindi ka ng tamang panahon para kausapin si Paul. Ano ang sinasabi mo? Nakausap ko na si AVL. Sinabi na niya sa akin kung anong nangyari kay Paul at Rachel. Hindi mo naiintindihan eh. Mahilakad kami ng laban. Sige, Martha, malis ka. Magtiwala ka sa akin. Martha? Paul! Aaron! Sir Paul, sorry ho. Si Attorney Mateo kasi nagtanong sa akin. Sabi ko po, may lakad po tayo. Paul, I just wanted to know if you're okay. Yes, Martha, I'm okay. Ikaw maglala. And yes, tama, si Aaron. May pupuntahan kami. So mag-usap tayo mamaya, okay? Okay, sige. Aaron, let's go. Ito na yung pinapahanap yung sasakyan sa akin. Duwag ako, di ba? Di ba sabi mo, duwag ako? Dahil sa'yo, nasira pamilya ko! Dahil sa'yo! Sa susunod na makita kita, tapusan mo na. Hello, AVL. Wala ka na naman sa opisina mo. Ikaw kasi, Ramon. Mahilig ka sa surprise visit. Ayan tuloy, wala ka na dat nandyan. Gusto lang naman kitang kumustahin eh. Kumusta yung pag-uusap ninyo ni Mrs. Bartolome?
Pakitabi mo lang sandali. Well, I'm about to find out. I'm here now para kausapin siya. So if you don't mind, I have to hang up now. Okay, no problem, AVL. Just keep me posted. Ay, sandali lang ho, ah. Hi, Beth. AVL, napadalaw po kayo. Kamustahin ko sana, Beth, yung pinag-usapan natin. Ay, opo, pumapahig na po ako magbukas ng restaurant. Oh, that's good. Ay, naku, I assure you, Beth, you won't regret it. Nay. Ay, mga anak sa AVL. Magandang araw po, AVL. Magandang araw naman. Magandang araw din po, AVL. Kamusta po kayo? I'm good, Nathaniel. Lalo na ngayon na pumayag ang nanay niyo para maging partner ko sa isang business venture. Po, ano po ang ibig sabihin nun, Nay? Ay, anak, oo, magbubuksa tayo ng restaurant. Anak, sana naiintindihan niyo ako, ha? Nung nabubuhay pa ang tatay Abner ninyo, ang pangako namin sa isa't isa, gagawin namin ang lahat para maitaguyod kayo, para mabigyan kayo ng magandang kinabukasan. Eh, ito lang yung nakikita kong paraan para magawa yun, eh. Alam ko, mag-aalangan ka sa pagsosyo ko kay AVL. Pero huwag kang mag-alala, anak. Babantayan ko naman ang sarili ko, eh. Tsaka, kung wala kang tiwala kay AVL, siguro naman sa akin meron, di ba? Basta po, Nay, kung ano po yung maging desisyon nyo, susuportahan po namin kayo dyan. Oo nga po, Nay. Tutulong po kami. Diba, Nathaniel? Opo, Nanay Beth. Salamat, mga anak, ha? Sabi ko na si Ate Beth, eh. Maunawaan ka ng mga anak mo. Ang isipin na lang natin, ano kaya itatawag natin sa restaurant mo? Naku, magandang idea yan. Pero dapat, sa bahay na natin pag-isipan habang naghahapunan. Kaya tara na, uwi na tayo, ha? Hindi ka na, maglikit na tayo mga anak ko, ha? Ligit pa. AVL, pinapatawag niyo raw ako. Mercy, tulungan mo ako hanapin yung medallion. Medallion niyo? Hindi. Medallion mo. Ay, medallion ko? Nawawala. Mercy! Bakit po? Nawawala po ba? Papatulong ba ako sa'yo maghanap? Kung hindi... Sorry po, nagtatanong lang. Saan niyo po ba naiwala? Nurse, tatanungin ko ba sa'yo? Kung alam ko, kaya nga ako nagpapatulong maghanap. Sorry po, AVL. Dito niyo po ba naiwala? Nurse! Hanapin na lang po natin, ma'am. Ay, baka nasa ilalim, ma'am. Wala po rito, ma'am. Gusto mo ba malaman ko sino yung lalaking yun? Kung bakit ko ginawa sa kanya yung ginawa ko? Kung ano man po yun, Sir Paul. I'm sure you had to do it. Dito lang po ako para paglingkuran kayo. Thank you, Aaron. You're a good soldier. Sir Paul, ano po palang gagawin ko kay Mr. Suarez? Anong gagawin natin? We are going to hit him hard. Ang Oriental, pati na rin ang Buena Vista. Papabagsakin natin sila. We are taking them down. Tuloy ho kayo.
Salamat po, Nathaniel, may bisita ka, anak. Nanay Rachel? Hi, Nathaniel. Ito nga dito. Pumunta ako dito kasi gusto kitang kamustahin eh. Kamusta na yung braso mo? Masakit pa ba? Okay lang po, Nanay Rachel. Kayo nga po ang dapat kong tanungin eh. Kamusta po kayo? Nagkausap po ba kayo ni Sir Paul? Excuse me, Dok, ha? Eh, silipin ko lang po si Hannah at si Abit. Sige ho. Ikaw nang bahala kay Doktora, ha? Nay, nagkausap po ba kayo ni Sir Paul? Martha. Oo. Hinihintay kita. I'll always be here, waiting for you. What's the problem? Kailangan natin mag-usap. Good. Matagal na kitang gustong kausapin. At least ngayon, handa ka na. What's on your mind? Ito mga nakaraang araw, alam ko hindi ako naging fair sa'yo. Babe, kung ano man nangyari nung mga nakaraang araw, kalimutan na natin yon. May mga kasalanan ka. May mga pagkakamali din ako. Ang importante, nandito tayong dalawa ngayon. Let's just move on from this. Martha, tama ka. At sa tingin ko, ang dapat natin gawin ngayon is to cool things off between us. Alam mo, mas mabuti pa siguro kung hindi na muna kami mag-uusap ni Sir Paul mo. Naiintindihan ko po. Sabi po ni Nanay Beth, pagdating po sa usaping pag-ibig, mahirap po talaga maintindihan dahil puso lang po ang nagkakaintindihan. Oo nga naman, Nathaniel. Tama naman yun. Para bang, gano'n na nga. Sa tingin niyo po ba, dadating po yung araw na magkakaintindihan po yung puso niyo ni Sir Paul? Hindi ko alam, Nathaniel eh. Pero sa ngayon, parang hindi na. Ano? Martha, makinig ka muna sa akin. Nakikipag-break ka ba sa akin, Paul? Kailangan natin ng oras. Ng oras para pag-isipan ko saan nga tayo pupunta. Hindi. Hindi ko kailangan ng oras. Hindi kita naiintindihan. Para sa akin, klarong-klaro kung saan tayo papunta. Gusto kitang pakasalan. Gusto kitang makasamang habang buhay. Don't you want the same? Martha, hindi ko nga alam kung yun ang gusto ko sa ngayon. Kailangan natin ng oras. Paul, I love you. Martha, kailangan natin to. Kung hindi para sa'yo, please. Martha, please, para sa akin. Ibig niyo pong sabihin, imposible na pong mangyari ang araw na ito? Alam ko, Nathaniel, masaya ka nung araw na to. Pero, parang imposible na ito mangyari ulit eh. I'm sorry, ha? Okay lang po, Nanay Rachel. Masaya po ako dito. Kasi masaya po kayo. Tingnan niyo po, oh. Kayo po ni Sir Paul. Masaya po kayo pareho. Dahil ba to kay Rachel? Ha? Dahil ba to sa ex mo? Alam ko nagkita kayo nung isang araw. Walang kinalaman si Rachel dito. Hindi ako naniniwala sa'yo. Paniwalaan mo kung anong gusto mo paniwalaan, Martha. Pero hindi magbabago isip ko. Martha, I'm sorry. Don't be sorry. Dahil hindi pa tayo tapos. Hindi ako papayag na mawala ka sa akin. Sa akin ka lang, Paul! Sa akin ka lang!